Hello sa mga Nostronautics worldwide, sa mga abangers at mga bago kong subscriber. Ngayon gusto kong magpasalamat no sa pamilya ni Catherine kasi andito sila sa akin ngayon. Medyo mabigat po ang kaso na to. Tutulong po ako sa paraang alam ko. Matagal na rin na nawawala si Kat. Kailan siya nawala po? Nakita. So, October 12. So, ngayon ay magdi-December na. So, mahigit isang buwan na. Titignan po natin kung anong ipapakita ng mga baraha. Handa ka na, be. Madami po kasi talagang nagtag sa akin about sa kanya. Eh, naalala ko po yung case ni Jovelyn Galieno, yung doon sa Palawan. Alam niyo rin po ba yun? Gagawin din po namin ngayong araw na to ang pagtawid. Ilang oras po ang biyahe papunta dito? Ato. 2 p.m. So, mga isang oras lang mahigit na. Dalawa na. Okay, darling ha. Focus ka ha. May apat na alas tayo. Mag-pray ka na lumabas ang Ace of Heart. Okay? I want you to pick one. Thank you. So, ikaw to. Cut the cards into three. Nananawagan din po kami kung sino man po ang nakakita sa kanya nung araw na yon. You are free to comment in this video. Kailangan po ng tulong ng pamilya nila. Kuha ka, darling, ng 7 cards of total. Lagay mo dito. This is you, darling. Okay. Pag may queen dito at ate mo na, ay kapatid mo na to ha. Okay. Ikaw pala yung panganay. So, ngayon ko lang nalaman na dalawa lang pala sila magkapatid. And si ate at panganay. So, ikaw to. Pag-aalala. Travel, ibinyahe talaga siya. Sa pinakita sa akin dito, this is travel in distance or paglalakbay. Sa pinakita ng baraha, malinaw na maaaring itinago, ibinyahe siya. Yan. So, may sharp object ito, 7 of hook dark. So, sa pilitan. Yan. Kung mapapansin nyo rin, mas lamang ang itip kaysa pula. Ibig sabihin na, hindi talaga siya okay. Maaring itinago sa madilim na lugar. Basta ito po, ang flower po kasi pag nahangin ng change of direction. So, ibig sabihin, hindi lang isang lugar ang pinagdanan sa kanya. Titignan po natin.
cut the cards into three. Mag-pray tayo na lumabas ang Ace of Heart. Kuha ka darling ng 9 cards of total, lagay mo dito. Sharp object. So, ibig sabihin talaga sinasaktan yung kapatid mo. Matulis kasi ang sharp nanay. So, ibig sabihin may sugat ang anak mo. Dalawa. Okay, third party. So, sa pinakita sa akin dito, isa sa mga dahilan is third party involvement or pagsiselos. Yan. So, ito ay 4 bucks of dark. Itinago ang anak ninyo. Sa pinapakita sa akin dito, ang tinituro talaga is karelasyon. Tapos, ang pinakita dito, mother ay 2 lalaki. Ang pinakita muna dito. Pero ito ay sharp object, meaning may sugat yung anak ninyo. Tulungan mo ko. Bago na wala yung kapatid mo, may gulo na bang nangyari? Wala po. Walang umano sa inyo? Walang po, nag-message sa kanya? Bali, July 30 po, meron pong nagpunta po sa amin na isa pong babae at isa pong lala. Ang pakilala po nung, ang hindi po pinakilala ng babae kung sino siya, ang sinabi po niya, yung kasama niya pong lalaki na anak daw po noong tatay noong suspect. Nung parang karelasyon ng opo, kapatid mo. Pero napag-alaman po namin na yung babae ay asawa po noong suspect. Suspect. So, ito kasi is merong tinatawag na trouble na pinakita na dito. Nanay, so pumunta sa bahay niyo mismo? Opo, opo. Sino nakaharap niya, ikaw? Bali, ang nanay ko po. Ah, nakausap mo directly, mother? Bali, nandoon po ako, nakikinig lang po ako sa usapan nila, pero sinilip ko po yung mga tao na yun. Kasi ito trouble na, oh. May pagsiselos po kasi dito, third party involvement. Nakakulong yung anak niyo ngayon. This is 4 bucks of dark. Ang purpose natin dito is to locate or makita ang lugar. Cut the cards into three. Kuha ka darling ng 12 cards of total, lagay mo dito. Ang pinaka main reason ng pangyayari is selos po or third party involvement. May 2 agad na lalaki pinakita sa baraha. Emotion. Third party. Ayun na siya. May sugat ang sharp object. Ayan, oh. Third party.
may alam yung babae. Ayun. Nagtataka lang ako kasi bakit nagkakaroon pa ng privilege yung suspect? Hindi ba siya kinulong ngayon? Hindi po. Bali na sa restrictive custody po siya ng BNP. Nakakapagtaka kasi pag ang normal na mga suspect, pag once na ano, is kinukulong agad. Okay. Pero ito may mga pribilehiyo pa siyang na nagagawa. So, ibig sabihin, malaya pa siya nakakagamit ng cellphones, opo, na malaya pa siya nakakapanood ng TV. Tikom talaga ang bibig niya. So, ibig sabihin, nung nagkaharap kayo, mother, wala siyang sinabi. Hindi mo siya nakatingin sa akin ng isa. Doon sa oras na kami magkaharap. Kinikilabot na ako. Hindi mo talaga pinatama yung paningin niya sa akin. Umiiwas siya sa pagtingin sa'yo. Nakakapagtaka po, no, kasi though hindi naman ako masyado nakasubaybay sa kaso ni Catherine at nakita ko naman sa balita, I don't know kung ano ng update ngayon, pero malinaw ang pinapakita dito, it's all about relationship and money daw. So, pag si Celos po, nagulat ako kasi may isang babaeng pinakita dito. Meaning to say, hindi lang siya ang babae ng lalaki? Siguro po kasi po, sabi po ni Catherine, hindi lang siya ang babae. Nagsabi po yung si Catherine sa asawa niya na may babae daw po. Ah, may babae pa? May babae po si Alan. Hindi ko lang po alam kung sino pa po yung tinutukoy na babae niya. Opo. Nagulat ako dito kasi hindi lang isang involved na babae ang nasa third party. Kailangan namin bilisan kasi bawat araw ay mahalaga, bawat oras ay mahalaga, lalo na ngayon ay may 4 box of dark. Ito kasi po, mother, is emptiness, empty room, empty space, kabaong din po kasi ito. So, tulungan mo ka. Ready ka na. Ito, maiintindihan mo kasi may drawings, ha? Cut the cards into 3. Kuha ka ngayon ng 7 cards of total, lagay mo dito. Oh, kinulong nga. Kung mapapansin niyo po, may sugat siya sa ulo. Look. May bandage. Kalungkutan. So, ibinyahi talaga siya. Ito ay huwag niyong tingnan as anong tawag doon sa karwahe. So, ito ay huwag niyong tingnan as karwahe. Tingnan niyo to na sasakyan. So, ito ay kalungkutan. Tingnan niyo po. Mabuti.
So, ito po ay nagkaroon na talaga ng idea yung asawa regarding sa kanila ni Kat, no? Yan. Mother, makukuha natin ang hustisya. Tingnan nyo. May babae dito. Tapos ito ay itim na... Ano nakikita mo? Pusa. So, itim na pusa serve as... Bad luck. Bad luck, bad omen. So, ibig sabihin, talagang... ito kasi is pagtalikod, no? Ibig sabihin yan is pagkawala. Yung ibig sabihin is paghiwalay. So, ayaw pumayag nung lalaki na makipaghiwalay si Kat. So, yun ang isa sa reason. Kasi, isa sa mga dahilan is ito ay, kung mapapansin mo, darling, pera kasi yan. So, nag-invest na siguro yung guy sa kapatid mo. Kumbaga, syempre, pag nagmahal tayo, nagbibigay talaga tayo ng suporta. So, ayaw siyang payagan. No? Cut the cards into three. Kuha ka ngayon, darling, ng 9 cards. So, total, lagay mo dito. Huwag ka magmadali. Pakikipaglaban. So, ibig sabihin, lumaban pa pala anak mo. Ayan o. At saka ito, wag niyong tingnan as a sword. Sino lang ba ang may dalang armas ngayon? Yung pong lalaki. Nakukuha mo? Sinasabi ng baraa. O binyahin niya. Buntis. Naalala mo to? Buntis. So, maaaring may issue din dito ng pregnancy. Inikot-ikot yung ate mo. Yung kapatid mo, nakipaglaban talaga siya. Madilim. Pag-iisip. Kikinikilabutan ako. Sa ngayon, sa nakikita ko, ay malinaw na pinapakita sa mga barahan na nakipaglaban si Kat sa buhay niya. At merong pinapakita din dito na may babae, nagdadalang tao. And then, sa pagbiyahe, ang kinakatakot namin ngayon is maaaring ibiyahe ulit si Kat or itago ulit. Kasi meron ditong pinapakita ng pagbiyaheng panibago. Tapos, dilim, ibig sabihin madaling araw. Okay. Mapapansin mo. Bali, Miss J, paano po kung halimbawa yung ito dito? Kasi buntis po yung asawa ng... Buntis yung asawa niya. Yung lalaki. Maaari, ito yung asawang buntis. Ilang months na daw yung siya? Hindi po namin alam. Paano mo nalamang buntis? Kasi sa mga balita po, na buntis sa TV? Po. Hindi po sa TV. Parang may mga nakakapagsabi lang po na buntis. Opo. So may nagsabing nanganak na yung asawa niya? Parang mga balibalita lang din po. Sorry, di kasi ako updated. Pero ang sinabi dito, may babaeng nagbubuntis. No? Mother, kung mapapansin niyo, may harang ibig sabihin talagang until now, tinatago pa siya. Tingnan natin. Malinaw talaga ang pinakita dito ay walang ibang tinuturo na salarin sa gumawa is yung naging karelasyon ng kapatid mo. At sino lang ba ang may dalang armas ngayon?
the cards into three. Kuha ka ngayon ng 12 cards sa total, lagay ko dito. Nagmatch po ang mga baraha sa mga kaganapan na nangyayari ayon sa balita, Mother. Kayo po ba ay binibigyan ng proteksyon? Opo. Meron naman po. Okay. Pagdidesisyon, pag-iisip. Tingnan mo. Opo. Nahuli na talaga sila. No? Pang ilan na to? Patatlo po. Tatlo, no? Pinag-isipan pala na mabuti, pinagplanuhan. Look at this one. Naalala mo to? Yung emperor po. Natatakot ako kasi dito, malinaw na pinapakita ng mga baraha, lalakasan ko yung loob ko ngayon para sa pamilya nila. Ang laban ng pamilya nila is laban ko rin. May emperor kasi dito, so ibig sabihin, may magko-cover up or may magpo-protection doon sa suspect. Mother, kahit anong mangyari, huwag niyong iusog ang laban, ha? Ano ito? Pera. Pinakita dito is bird. No? Ano ba ang feature ng bird? Sila ang nagbibigay ng... Kung mapapansin nyo, Mother, ano ba ang ibon dati? Sa unang panahon? Sila ang nagbibigay mensahe. Di ba tinatalian ang ibon? Opo. Tapos, naghahatid ng mensahe. Ibig sabihin, may exchanging of messages ito. Ibig sabihin, hanggang ngayon, may communication siya doon sa pangyayari. Yung pang-spray. Puro pera. Tingnan ito. Ano pong... Kasunduan. Lumabas sa nakaraan. Naalala mo ito? Hindi. Ito pa. Naalala mo yan? Ang pagbagsak. Ito ay sa ngayon sa pinapakita sa akin. So, ang nangyayari pala, ibinyahi si Kat ng madilim or madaling araw. Mm-hmm. Yan. Tapos, kahit hindi talaga siya makatakas, it's because of may armado, may dalang mga armas yung humawak sa kanya. So, kung mapapansin dito, merong ba-back up talaga. Okay? So, lakasan niyo yung loob niyo. Magpapasalamat ako ngayon kasi walang death na pinakita. So, ang taas ng chances na maaring itinago si Kat sa isang gusali. Isang bahay. Okay. Isang lugar. Sa pinapakita sa akin ng mga baraha, may nakita akong kulay puti na bahay. And something like may nababasa akong lugar. It's like Tanawan, Laguna, so may nakita akong lugar sa Laguna.
Pero may nabasa akong lugar na tanawan. Gaano kalayo yan sa inyo? Tatay, handa ka na? Sige, palit kayo. Relax mo yung katawan mo. Ready ka na? Ano nararamdaman mo? Tay? Wala po. Parang sinog-sinog lang ho. Parang? Madilim-dilim ho. Sige lang, mag-uunting-unting liwanag yan. Para ka maglalakbay, Tay. Saan ka, Tay? Saan ka, banda? Sige, saan ka, banda? Sige, huwag ka matakot, tuloy lang. Saan ka, banda? Saan ka, banda? Ano nakikita mo? Ano nakikita mo? Parang minagay yung sinag na itim. Paganyan. Saan, banda? Papunta ko, papunta doon. Papuntang saan? Anong lugar? Binyahe ka? Andiyan ka na, Tay. Sinong kasama mo? Sinong kasama mo? Saan ka, banda? Huwag kang bumitaw, Tay. Huwag. Saan ka, banda? Saan ka dinala? Ano nakita mo lugar? Madilim po eh, madilim. Pakiramdaman mo mabuti. May mga sasakyan ba? Saan lugar ka dinala?
kulay asul na ilaw ba eh. Anong klaseng ilaw, Tay? Malilinggit. Yung bahay, saan ka banda? Pakiramdaman mo yung lugar. Inaantay ka ng anak mo. May nakikita ka, Tay? Wala na. Ibabalik na kita. May nakita akong bahay na kulay puti pero hindi kompleto yung ano. Sige, dilat po. Ano nakita mo? Madilim, madilim ho, eh. Madilim. Ano pang mga figure na nakita mo? Lugar na inapakan mo. Ganun lang eh. Anong klaseng ilaw? Mobile? Anong klaseng ilaw? Mga Christmas light. Nakita mo yung Christmas light. Ilang bahay ang nakita mo? Wala po akong nakikita mo. Mga Christmas light lang. May mga ganun-ganun lang, mga ganun. Anong klaseng ilaw? Kumikislap-kislap pa. Nandoon na siya eh. Wala kang maalhanang palatandaan. Wala po. Madilim po. Madilim. Wala kang narinig na mga sasakyan dumadaan. Yung pinakiramdaman mo, madami bang puno, madami bang... Wala ako na nakikita ng sasakyan. Parang nagaganong hula nga. Tubig? Hindi. Yung... Para siyang... Tandaan mo mabuti. Maaring ang panaginipan niyo tayo. Kailangan may katabi siya sa pagtulog ha. Kasi open na siya. Prone siya sa bangungot. Maaring maglalakbay siya ng kusa. So pag starting mamayang gabi, pag nagbago ang temperatura ni kuya, huwag niyo siyang dalhin sa hospital. Painumin niyo na lang paracetamol. Tubig. Nakakadrain yun. Ano pang naalala mo kanina? Isinakay ka ba sa sasakyan? May bumuhat ba sa'yo? So, nandoon ka lang sa labas. Nakatingin ka sa isang lugar na may mga ilaw? Anong klaseng ilaw? Yung Christmas light ang sinabi. Ganyan po. Mayroong puti, mayroong ganyong kulay. Blow, ganyan. Christmas light. Parang Christmas light. Yung na ganyan na sinag.
Ang gusto kong maano niya, yung matandaan niya kung ano, saang lugar niya nakita yun. May nakita ko isang lugar, ate. May nakita kong lugar na tanawan. Nabasa ko parang tanawan. Tapos bahay na hindi tapos yung pintura pero may touch of white. Tapos sa likod parang may saging na tanim. Anong naramdaman mo kanina? Wala po naramdaman mo. Takot na ganun. Wala po naramdaman. Hindi tayo susuko. Susubukan pa rin natin, Mother. Palamigin lang natin yung baraha.